What's up mga kapadyak? Sa video ito ay magbibigay ako ng mga tips kung ano ba yung bagay na handlebar para sa'yo. Pero bago tayo magsimula, magpapakilala muna ako. Kung hindi mo pa ako kilala, ako si MJ, ang inyong kapadyak. Sa channel na ito ay gumagawa ako ng mga bike-related videos tulad ng tips, tutorials, at DIY bike hacks. Okay, simulan na natin. Simulan muna natin kung anong size nga ba ang handlebar na bagay para sa'yo. Sa handlebar kasi, meron din mga size yan. Merong short bar at meron ding long bar. Sa short bar, di ko gaano ba kahaba, pero sa palagi ko at sa experience ko, nasa may 600 yata yan. Mga nasa may 600 to 650. Yun nata ang size ng short bar. Ang long bar naman, ang size ng long bar ay 800 mm. Yun ang size ng long bar. Kapag may gamit-gamit kang short bar, ang position mo ay parang ganyan. Ganyan. Pag nakasakay ka sa bike, parang ganyan ang position mo. Kapag ka nakasakay ka naman sa may bike na long bar ang gamit na handlebar, para kang nakaganyan. Diba? Para kasi Superman. Sunod naman nating pag-usapan ay yung anong klaseng style ba ng handlebar ang bagay para sa'yo. Meron kasi yung handlebar na straight, meron ding handlebar na rice. Ganun. Medyo paangat dito. Kaya tinawag na rice. Pagka straight ang handlebar mo, ang magiging position mo ron ay nakaganyan ka. Kasi, pati rito hanggang dito ay straight. Mula dito, papunta dito sa stem, papunta rito sa may kanan natin, naka-straight siya. Pagka naka-rice bar ka naman, ang magiging position mo ay nakaganyan ka. Naka-upright ka. Kasi, dito sa parting stem ay straight siya. Pagdating naman dito, aangat siya ng konting ganyan. Kaya tinawag na rice. Ipapakita ko na lang kung ano ba yung magiging position mo kapag nakasakay ka sa may straight bar at saka kapag nakasakay ka naman sa may rice bar. Ano dati pag-usapan ang back sweep? Ano ba ang back sweep? Meron sigurong mga ilan sa inyo na hindi alam po ano yung back sweep. Ang back sweep ay yun yung parte ng handlebar natin na merong konting paliko o bend. Ang nagagawa ng back sweep ay mas naging komportable ang paghawak natin dahil ang positioning ng kamay natin ay paganyan. Ano ba ganyan? Kapag wala kasing back sweep ang handlebar natin, maging hawak natin ay ganyan. Mahirap naman yun, di ba? Kaya nilagyan ng back sweep yung ibang handlebar para nakaganyan ng konti, para maging komportable ang hawak natin. Ngayon, pag-usapan naman natin kung ano ba yung bagay na handlebar para sa'yo. Kung malakas ang katawan mo, ang upper body mo, at hilig mo ang pagtitrail, bagay sa'yo ang long bar na walang back sweep. Kasi kapag naka-long bar ka, yun yung magiging attack position mo para makaakyat ka, makaahon, at makalusong. Kung more on speed ka naman, kung gusto mong mabilisan ang takbo mo, ang bagay sa'yo ay long bar din. Kasi gaya nga sa may trail, para ka na rin naka-attack position kapag naka-long bar ka. Kapag ka gusto mong bilisan, naka-attack position ka ng ganyan. Hindi mo na kailangan pang tumayo para pumidal ng pumidal. Naka-attack position ka na dahil naka-long bar ka. Pero kung mahina ang katawan mo, ang upper body mo, at gusto mo lang naman makagala-gala, makapasyal, eh bagay para sa'yo ang rice bar na mayroong back sweep. Kasi gaya nga ng sabi ko, kapag ka naka-rice bar ka, magiging mas komportable ka dahil yung upper body mo ay naka-upright ang position. Ilang ang tips ko para sa inyo pagdating sa handlebar mga kapadyak. Kung natulungan ko man kayo o nagkaroon kayo ng ideya pagdating sa mga handlebar, huwag niyo kalilimutan na mag-like, share, and subscribe. Like para malaman ko kung nagustuhan niyo ba ito o nakatulong ako sa inyo pagdating sa usapang handlebar. Share naman para malaman ng mga kapadyak natin kung ano ba yung mga pinagkaiba na iba ng mga handlebar at kung anong bagay na handlebar para sa kanila. At subscribe para malaman ko kung gusto niyo pa bang gumawa ako ng mga ganitong klaseng video na sana'y makatulong sa inyo. Hanggang sa muli, paalam!